Welcome to my channel, guys. Nandito naman ako kung paano ituro yung payong na manual. Yung una kong sinituro sa inyo, guys. Yung automatic na payong. Ngayon naman. Apat-apat. 1, 2, 3, 4. Yun. So, ilalagay natin ano. Ngayon naman, yung manual. So, meron tayo ditong sirang manual. So, ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-repair. So guys, ang kailangan lang natin ulit yung cutter ulit, tapos long nose at alambre. Papakita ko kung bakit kailangan to, guys. So, ayun, kalasin na po natin ang ano, sa unang bahagi, kalasin po natin yung alambre. Ganito, guys. Dahan-dahan lang po kayo kasi baka po masugatin yung kamay nyo. Ano po? Itaas nyo po ito dito. Yan. Tapos, unahin nyo po. Kalasin din dito. Yung gitna kalasin nyo. Kasi luma na yung lampre. Sa ilalim, tanggalin nyo rin po yung alambre niya. Ngayon, guys, iikot nyo lang, hanapin yung gitna niya. Napapansin nyo yung gitna niya, guys. Mayroon siyang gitna dito. So, yung payong na ito, waluhan. Binibilang ko yan, walo. So, kailangan apat-apat. Ngayon, gagawit po tayo ng alambre. So, 1, 2, 3, 4. Kailangan po kasi ganun bilangin eh. Bilang ulit dito. 1, 2, 3, 4. Tanggalin nyo po yung mga daun-daun dito sa dulo para magkaigi po kayo. Para po mas magaan nyo po yung pag-repair nyo. Ano po? Ikot. Make sure nyo, guys, baka mamaya talikod yung ano yun, nakatagay eh, okay? So yun, pagkatapos yung ilagay, iikot nyo lang siya. Ayan, iikot nyo lang po. Huwag nyo masyadong kaikot, baka naman maputol eh. Gumamit po kayo ulit ng cutter.
at yung sobrang alambre. Ngayon, nasasabi ko kasi kailangan ko ng cutter talaga kasi kailangan i-cut ko siya. Dahan-dahan lang, baka madali pa yung kamay niyo, guys. Yeah. So, medyo ibukan niya yan. Gamit yung kamay o kumuha kayo ng ano. Dahan-dahan pagtanggal. Dahan-dahan, baka madurog po. Ngayon, gagamit po ulit tayo ng alambre para naman sa second. Sa pangalawang lagayan ng alambre. Meron po siyang gitna yan. Hanapin niyo lang po. So, yun, napapansin niyo may gitna siya. Bilang ulit tayo ha. 1, 2, 3, 4. So ito yung pang-apat. Alihin nyo yung pang-apat nito. So 1, 2, 3, 4. Ito pa yung apat. Ito po ulit. Ngayon, yung tinanggal ko dito, kung bakit tinanggal ko siya dito, ito, para siya buba. Para yung paghuli na lalagyan natin ng alambre. Para may ilagay siya dito, yung bawat isa. So, ayun, buha na po si tayo ng alambre. Siguraduhin niyo lang po sakto po yung puputulin yung alambre para hindi siya maano. Kailangan po natin ulit bumilang, ano po? 1, 2, 3, 4. So, dito po yun. Itaas nyo lang, pitigin nyo na po ng konti. Yun. So, ito po yung kailangan natin ng lagyan ng alambre. Grabe. Hindi na marunong magpa-shoot. Wala nang practice. Grabe. Di na marunong magpa-shoot, wala nang practice. Ito! Galing ha? Piti ko ulit. Pak! Oh, di ba lalabas po yung bigla? Piti ka ulit. Nang isa mo. Lalabas yun. So, ito po isa pa. Tabla. Lalabas yan. Ito ulit. Oh, lalabas yan. So, ikot niya po ulit. Ano?
Malapit na po matapos ang ating manual na payong. Kailangan na po natin ibalik yung kalina tinanggal natin. So, papakita ko sa inyo kung paano siya ulit ibalik. Nakita niyo sa isa dito, kakapit siya dito. Dito. Pero kailangan nakatuon dito eh. So, gamitin na niya yung katawan niyo. Kaya, yung malong part ng katbali. So, ngayon, ikitin niyo siya pababa. So, may makikita ka dito. Na medyo maliit lang. Ibaba nyo yun. Kasi yun po yung naglalak na lang eh. So, kapit nyo dito ha. Baka biglang ulit yung bumalik. Ngayon dito, ibukan nyo siya. Ibukan nyo po. Tapos, puti-uti nyo ibalik. So, ngayon, i-close na natin. Saka natin, lagay ng bawat isa. Ngayon po, tapos na po yung ating manual na payo. So, ayan, kung nagustuhan nyo sa video ko, paki-like and subscribe lang po. Tapos,